Hey, what's up, mga bro? So, unang laban na pag-uusapan natin ngayon ay itong Oklahoma City Thunders, ang team ko sa NBA, at itong nag-iinit na Utah Jazz. Kaya naman, halina't umpisahan na natin itong video, mga bro. Pero bago tayo magpatuloy dyan, mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. Sa unang quarter, napakaganda agad ng shooting para dito sa OKC. Pinangunahan nga yan ni Danilo Gallinari na may 11 points sa 4 out of 6 shooting niya sa field goals. Samahan pa yan ng 7 points ni Chris Paul at 6 points naman para kay Gilgeous Alexander. Nakapagtala nga itong OKC sa first quarter ng 29 points at nakapag-uwi ng 14 na kalamangan dito sa Utah Jazz. Natanging si Gobert at Mitchell lang talaga ang kumana, na meron lamang 6 points para kay Rudy at 4 points naman para kay Donovan. Sa second quarter naman, patuloy pa rin yung pananalanta ng OKC dito sa Utah. Ni hindi nga nakatikim ng kalamangan itong si Mitchell dahil sa magandang shooting ng starters at bench player nila. Apat sa kanila ang merong double digits pagdating sa puntos pagtapos ng first half. 10 points para kay Steven Adams, 12 points para kay Gilgeous Alexander, 13 points para kay Gallinari at 14 points naman para kay Chris Paul. Well, kumpara naman sa opensa para sa Utah, napakalayo mga bro. Dahil wala sa kanila ang nakagawa ng 10 points pataas. 9 points lamang para kay Mitchell at tig 7 points naman itong si Mike Conley at Jordan Clarkson. Well, speaking of Clarkson, sobrang struggle ng shooting niya mga bro. 3 out of 9 siya pagtapos ng first half at kitang kita naman sa kanya yung frustration dun pa lang sa first quarter. Kaya naman sa maalat na first half ng Utah ay nakapagbaon ng 24 puntos na kalamangan itong OKC sa kanila. Sa second half naman, sinubukan ng Utah maibaba yung kalamangan ng OKC pero hirap talaga silang makahabol mga bro. Dahil ang aalat pa rin ng shooting nila habang itong sila Chris Paul tuloy-tuloy pa rin. Tapos ang gaganda pa ng ikot ng bola sa kanila. Kaya wala na rin silang nagawa. Tapos si Clarkson, hindi din nakabawi tulad ng ginawa niya nung laban nila sa Pelicans. Iisang 3 lang yung naibigay niya pero sa mababang field goal shooting yan mga bro. Sa game nga na to, 24% yung shooting percentage niya. So, hindi magandang makita na ganyan yung inilaro ni Clarkson. Although meron siyang 13 points, pero I think hindi sapat yun kung ganyan naman kababa yung shooting niya. Pero I know, babawi to next game mga bro. Baka Clarkson yan. Sa kalahati ng fourth quarter, tuluyan nang sumuko itong coaching staff ng Utah Jazz. Dahil nananatili pa rin sa 20 points yung kalamangan. 18 points, 7 rebounds at 7 assists para kay Chris Paul at 19 points, 2 rebounds at 6 assists naman para kay Gilgeous Alexander. Kaya naman sa uli ay natalo nila tong Jazz sa score na 110-94. So ayun lang para sa video update natin sa laban ng OKC at Utah Jazz. Huwag kalimutang mag-like sa ating videos para sa mga susunod pang NBA updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood nyo mga bro at ako nga pala si The Bro TV ang nagsasabi sa inyo ng Peace bro!